Ay, bago lahat, binabati ko muna ng happy, happy birthday si Conrado Vicente. Tsaka sa mga hindi pa pala nakakapagbigay, ang Palawan niya, ang pangalan, Conrado Vicente. Yung mga hindi pa nakakapagbigay, pwede bang magpahabol sa Palawan, Conrado Vicente. Mabalik tayo sa karera. Tatakbo po ulit sila kay Julian sa race 1. Wala, si ano kalaban eh, the believer, masyadong mabigat. Masyadong mabigat. So mabigat yung laban na ito kay Julian. Pwede siya matimbang. Pwede pa natin pansama, trifecta quarter. Pwede, oo. Pero sa panalo, malabo. Mm-mm. Sino pa po? Lucky Julian, smart, trustworthy, parehong may panalo. Trustworthy po. Ito si Trustworthy. Sino pong kalaban ni Trustworthy? Si Trustworthy, segundo lagi. Forrest Gump, tsaka yung Call to Honor ay ng kalaban. Sila na rin po. Meron pa ba ibang race? Tapos, dito? Last race, Refuse to Lose. Ito si Refuse to Lose. Re-refuse na ba talaga niya? Matalo siya? Palagay ko, ang kalaban si Yanis Peak. Ah, Yanis Peak. Kay Lucky Lodek din. No? Okay. Kasi ito, kakouple niya ano eh. The Action Rules. Action Rules, sabi Julian. Medyo may panalo rin. May panalo rin. Oo. Sino pong kalaban nyo dito? Kasi, ano po kayo dito? Nasa tip po kayo? Si Bato, tsaka si Incomparable. Mga pang-premera po kayo. Oo. Sana magsipanalo para... Nagpanalo naman kayo last time dito eh. Ilang pa yun? Ilang weeks na yun? Ilang weeks na rin ba? Di bali, ganyan-ganyan sinabi mo sa akin na nanalo kang dihado eh. Sana manalo po ulit kayo. Bayang Galerista, muli po kami nagbabalik dito sa ating ensayo. At syempre, unahin na natin interviewin ng ating trainer of the week kung saan last week po for both Canada sa lahat po. No? Umikot sila at dito nakaku-accumulate siya ng 6 wins. Congratulations! That's trainer Jed Francisco. Congratulations! Kung natatandaan niya po, tinip niya yung mga kabayo niya at nanalo din naman. Kamustahin natin yung kabayo niya sa ating race number 1. Last week, nanalo, tinip din niya si Chrome Soft. Anong tingin mo dito? Chamba lang. Bakit chamba? Ang galing ni The Believer eh. Si The Believer, pwede mo bang i-describe as kalaban mo? Ang galing kasi tinalo si Kakain, Body Pride of Laguna sa patong-patong. And then, alam ko, parang winning streak na itong sa The Believer, no? Hindi mo ka, hindi kaya kaya yan ni Chrome Soft, tingin mo? Chamba lang. Chamba lang talaga. Bukod sa inyong dalawa, sino tingin mo magdadag, pangdagdag natin, trifecta, quartet? Electrify. Bakit sa Electrify? Mabuti yung tinatakbo niya. Daddy mo to eh, di ba? Anthony Francisco, mabuti lang tinatakbo nito. So, itinitip mo din yung tres. Medyo dihato pa yan, eh. Ano pong race meron ka rito? Race 8. Sa race 8, sa likod naman po. May impression. Kamusta si Empress Holly? Maiden to eh. Tamahirap pag maiden anybody's race eh. Chamba lang. 6-7 kalaban. Kamusta ba kondisyon ni Empress Holly? Tercero nung karera. So third na to nung last time. So tingin mo pa aumento na siya ngayon? Kalaban pa rin. Parang bukid. Tsaka medalya din mo. So yun lang para sa race natin ngayon. Sana manalo ka ulit at mag-continue ang iyong trainer of the week winning streak. Congratulations sa'yo, Jed. May shoutout ka ba? Happy birthday to trainer Dodek Vicente at David De La Cruz. So, eto naman po ulit. Isa na rin sa mga favorite trainer natin dahil napakabait po talaga, si trainer Donato Santan. Kamusta yun natin dahil marami rin siyang takbo ngayon. Sa race number 1 po, nakita natin play it safe. Kamusta po wala dito? Wala yan. Mabigat ang laban niya. Mabigat yan. Oo, mabigat ang laban. Magaling sa panalo, The Believer, Chrome Soft eh. Kung may wala lang po kayo dadagdag na pang-trifecta quartet, sino po yung sasama natin? Yan, si Electrify. Patok siya yan, ganda, believer. Bakit po? Mas mababigat ang lalabanan niya, tingnan niya. Mga stakes race na yun, runners. Ito maganda, Tito. Race number 2, dalawa ang inaalagaan mo. Abetsky, tapos yung Noonbell. Parehas na may panalo. Kamustahin po natin kondisyon? Parehas may panalo yan. Hindi naman kalakasan yung laban eh. Pare-parehas lang sila. So, pwede na lang. Pwede? Pwede isama parehas. Pan-trifecta po, sinong pandagdag natin? Yung limonada. Limonada. So, lagyan na rin natin siya. Ito, ito pusoy po siya sa race number 3, maaasahan. Kamusta po si maaasahan? Okay naman, maganda naman kondisyon niya. Kaya lang wala siyang pinakikita pang galing. Mm-hmm. Nung last na tumakbo siya sa Malbar, ang sinabi naman ni Kelvin, tinitigas yung leeg. Kaya hindi... Sayang ka ba? Baka ngayon umayos na siya. So parang nakikipag-away pa siya dun sa hinete niya? Hindi may ganun pa siya? Hindi pa siya
seryoso sa pagtakbo. Mm-mm. Pero magaling ha, kasi ano na eh, natitimbang na po siya eh. Kalaban niyo po? Ay, magulong ka, Rere. Habang magulong nga po eh, dami. Yung 14, si Trasinim, as this gift, yung kabahin doon eh. Sir, is 5 po, kamusta po ito? Ito na, si Princess Isabella, sabi niyo nga po, nagkaroon tayo ng problema sa Hinete last time. Ngayon po, sa race number 5. Inaasahan ko masyado ngayon yun. Inaasahan niyo talaga. Katulad po nung pag-asa niyo last time, kasi sinabi niyo po sa atin. Kasi talaga hindi may iwasan misa yung disgrasya, yung mga ganong aksidente. Hindi naman gusto rin ng Hinete mangyari yun. Ganun nga nangyari, talagang... Pero sumigundo pa siya noon. Even though even dun po sa ganun nangyari. So sana po maging safe yung pagsakay mamaya. So na pong kalaban na lang? Yung kay Estoy din, yung I Love Mati. Naglaban na po sila eh. Kung eto po, tumalo sa kanya last time. So I Love Mati. Remate kasi, hindi nakuha ni Princess Isabel yung unahan. Sino po po ang ka-ano niya dito? Pabayo. Si Colto Honor sa Racing. Kamusta po ito? May panalo pero magaling din yung Forrest Gump. Bakit po? Nahawakan ko nung dati yung magaling na kabayan. Talaga? Oh, magaling na kabayan. So ang tip nyo po dito, Forrest Gump. Para si more or less more po? More or less, may panalo din yan. More or less. So yun lang po para sa mga karena natin. Wala na. Yun lang takbo ko. Sige, dun. Abel Iloco dito sa final race, race 9. Kalaban niya, ni Speak sa Refuse to Lose. Pero may panalo. Nalagay may panalo lang. Yung dalawa magaling dyan. Refuse to Lose tsaka Yannis Peak. Salamat po at sana maging safe lagi yung inyong mga takbo at magpanalo ulit kaya. Baka meron po kayong babatiin. Belated happy birthday sa dalawang kumpare ko, Dodek Vicente, sa aking paring Dabe de la Cruz. Isa sa mga nag-celebrate ng kanyang birthday, kasama natin si Trainer Dabe de la Cruz. At balaw nyo, di ba? Pagka mga may birthday, mga ganitong asya, di swerte mga ganitong tao. At trainer natin. Sino pong kabayan natin? Sa race po si Heart of Gold. Maiden to, hindi ko pa alam kung ano kikilos niya. Kaming mga kalaban, hindi ko alam kung sinong ang mabuti. Pero yung llamado dyan, yung 9, well done. Oo nga po. Sabi, may chamba naman si Heart of Gold. Magaan po ang dala. Pinakamagaan po siya dito, 50. Baka medyo pag magaan laban, baka maganda yung itakbo niya. Ano po, tingin sa kabayo niyo, Diremate o Banderita? Tingin ko, Diremate siya. So 1-4, kaya na liman ito. Pwede, diba? Pwede. Oo. Sa likod po, meron po kayo? Meron akong tatakbo sa race 7, si Bigger. Pero tingin ko, galing lang siya sa bari, baka... Tingin ko, chamban-chamba lang, medyo malakas ang laban niya. Apo, sino po ang kalaban natin? Yun, yan, yung uno. Saka yung kopulente niya, Happy Julian. Si yung 7, Happy Kid. Saka yung comparable, yung 2. Ito. Medyo magulong karera to. Ngayon, magulo yan. Medyo magulo po Chamban-chamba lang yung kabayo ko. Tingin ko, kasi galing na sa barrier Baka kulangin pa. Pero kahit paano po tingin niya maganda naman yung kondisyon. Di ba? Maayos naman. Maka mag-dehado Maganda naman ang kondisyon niya. Okay po. So sana manalo po kayo. Galing sa barrier, natin. And belated happy birthday po sa inyo. Maraming salamat. Sana manalo kayo. Kasama po natin sa Lucky Dodek Vicente na nag-celebrate ng kanyang birthday last March 4. At ngayon, tingnan natin, mag-doble-doble yung kanyang mga swerte. Sa ating po mga karera, sino-sino po ang mga kabayan niyo? Takbo ko, race 3, Ashley's Gift. Yan, may panalo. Race 9. Number 2, Yannis Peak. Ito po, para sa mga kalaban ng race 9, sino-sino po kasi mga paratingan yan? Anong kalaban? Race? Refuse to Lose. Kay Mighty Maton. Abel Iloco. Doon sa kabila po, sa kabayan dito. May kalaban natin yung uno, inaasahan. Golden Hook. Sinisilip niya yung Golden Hook. Nung paratingan to, sila Golden Hook, sabay-sabay kasi dumadating to, dikit-dikit din sila. So baka ngayon, no? So yan, sana manalo po kayo Tito Dodek and good luck sa inyo. Trainer Pat Lugata naman po para sa ating race number 6, Pretty Meadow. Kamusta pong kabayan natin? Baka makachamba. Bakit po? Bumaba kasi siya ng ratings Nasa 28 siya dati, 230. Ngayon nasa 22 to 27. Okay, so baka medyo gumaan. Hindi naman gumaan, bumaba lang siya. Medyo baka makachamba. Sino pong kalaban niyo dito? Dahil kalaban niyo po dito mga kabayan nila. Dito, Mighty Maton no? Marami yan. More or less. Halos lahat, halos. Ito yung parang anybody's race yung karera. Pero okay po sa Pretty Meadow para dito. Baka makachamba. Okay, panama.
Pwede yung siya. Yeah. Meron po ba kayo ibang kabayo? Wala na. Maiden eh. Wala naman panalo. Okay. Sige po. Salamat po ah. Okay. Salamat sana manalo kayo. Okay, trainer. Danny Tambada naman para dito sa ating race number 6. So, na-interview na natin dito si Donato Sabdan and then si Mighty Maton. Tingin natin malalimado rin to. Humido dahil maganda yung sa kabila. Pero dumayo, di ba? Kamusta po itong mga kabayo natin na to? Handa po yan. Bigang kalabang po yan. Yung numero 11 si Forrest Camp. Maganda laban yan. Itong magandang napunta, magandang grupo ni Bumador sa Kadiwalwal. Yan ang kalaban namin. Coupled entry po kayo. Sino pong mag-uuna? Sino pong dramate natin dito? Dramate ako. Dramate kayo? So, 1400 meters, makita natin, maganda naman mga timbang ng mga kabayo nila. Ayos yung pagkala ng mga timbang sa kayong group, anong ratings nila, ang ganda ng pagkala ng class 40 weight. Okay. Taas pala ng ano? Taas? kaya maganda laban yan. Dito po sa race 4, maiden po ito, kamusta po sa Sagrada? Maayos man siya, pero mabigat pang laban niya. Palagay ko, magkakaroon din siya ng magandang laban. Kapag medyo magandang laban niya, pwede na rin. Pwede na rin. Kasi pagka ganito maiden, mahirap talaga. Mahirap talaga. Saka, minsan may mga important na kalaban, tapos mga kalaban maganda na, no? Kawawa naman yung kabayo, pahihirapan mo, kundi naman kaya. Okay. So, tingin nyo po dito, kalaban, well done. Oh, yan. Well done. Sige, salamat po. Sana manalo ulit kayo. Oo po, salamat. Thank you. Okay, sa race number 4 po, dito, halos lahat naman ng trainer na natanong natin. At ang tinuturo nilang kalaban is si well done. Kasama po natin ng trainer, si Moy Mongaya. Kamusta po si well done? Maayos naman siya, nasa kondisyon. Tingin ko nakakita ng laban ng katag po. Ito po, 3-year-old and above maiden race. Kamusta po ba yung mga naging trangko nito? Mga latest workout niya magaganda, tapos yung barrier niya. Maganda yung performance niya. So inaasahan niyo po ito? Inaasahan ko. Sa kalaban na lamang po, dahil lahat po ito, maiden na rin. Sino pong nasilip niyo? Siguro yung sa is. Bakit po, Sierra Madre? Abalis eh, mga gagaling mga kabayo dyan. Sige po, lalagyan na rin natin ng load yan, yan. So sana po manalo kayo at good luck. Meron po ba kayong ibang kabayo? Si ano, Indelible Quaker. Uy, dihado pa to. Kumusta po ito? May panalo. Kalaban po eh. Maganda yung numero niya, nasa labas. Diremati to, di ba? 1400 meters. So tingin niyo po pabor yung pwestuhan. Pabor. Kalaban po, Princess Isabel, I love Mati, isang banderista, isang diremate. Tingin ko yan nga rin yung kalaban. Yun na rin, sila na rin po. Kung meron po kayo nadagdag, sino pong sinisilip niya pa, katulad yung dehado, pang forecast, kumbaga. You never know. Sige, pwede lagay natin to. Yan, thank you po sa inyo. Kasama natin ngayon si Trainer Rehan San sa ensayo. Tingnan natin at kamustahin natin yung kanyang kabayo. Medyo dehado pa to sa race number 5, Iron Hook. Kamusta po ito? Maganda na yung tinakbo niya noong nakaraan. Pag kinilos niya yung tinakbo niya noong nakaraan, tingin ko may tsamba kami. Magaling yung Princess Isabel. Baka matsambahan. Bukod po kay Princess Isabel, sino po tinitingnan niyo? Na pwede natin pantip. Well, actually, si Princess Isabel ang talagang lamang. Lamang po talaga siya. So, tingin niyo Iron Hook pwede na rin? Sama? Sama na. Thank you po dito, Ray. Alright. Kamusta po sa Real Good? Hindi pa rin siya ininsayo. Matagal pa naman yung target race niya. So, binibigyan na lang. Pahinga muna. Pahinga na lang muna talaga. Anyway, sana po makita ulit natin si Real Good. Yeah. Thank you po. Salamat po sa inyo.